guys, welcome back to my channel. Say hi. Say hi, Dai. Hi guys, welcome back to my channel. So, yun nga po, yung content natin is all about community guidelines ni YouTube. So, napansin ko kasi guys na medyo marami pang hindi nakakaalam kung ano yung mga rules and policies na dapat nating sundin kay YouTube. So, meron kasi akong konting idea na gusto kong i-share sa inyo at sana makatulong po sa inyo. Here are some common sense rules na dapat nating sundin at alam kong makakapagbigay ng idea at kaalaman na rin sa inyo kung ano po ba ang dapat at hindi dapat nating i-post na video kay YouTube. Huwag nyo i-skip yung video guys kasi napaka-importante po ng topic natin ngayon. So, please take this rule seriously guys. And lalo na sa mga baguhan na YouTuber. And isapuso nyo po sana kung ano po yung matututunan nyo sa video na to hanggang matapos po. So, meron pong 12 policies si YouTube regarding sa pagpo-posting ng video. Unahin po natin yung number 1. Ay, oo nga pala guys, actually sinulat ko siya. Para hindi ako malilito kung paano ko ba ipapaliwanag sa inyo ng sunod-sunod. Yung dapat na ipaliwanag ngayong vlog ko po. So, number 1 dito is yung nudity or sexual content. So, ano po ba yung mga video na yun? Ayun yung mga video na porno. Pornography or yung sexual content, yung mga malalaswang video. So, pinagbabawal po ni YouTube yan. Hindi po exempted kahit yung sarili nyo pong video. Basta may content na ganyan is matinding pinagbabawal ni YouTube. Bakit? Kasi po, pwede po kayong kasuhan at pwedeng i-report ito sa child exploitation na tinatawag o yung pang-aabuso ng bata. So, yung mga videos na containing fetish content, ano ba yun? Yung mga mapang-akit na video, alam ko yun eh. Yung mga more cases nito is yung violent graphics, yung mga humiliating fetishes ay yung mga pagpapakita ng matinding desire sa mga malalaswang parte ng katawan natin or ng isang bagay. Tapos, meron din dito na yung sexual explicit content. Ayun yung nagpapakita ng mga kabataan na gumagawa ng malaswa at ay pinagbabawal din po kay YouTube. So, kung may mga makikita man po kayong ganun, pwede nyo po siyang i-report kay YouTube. So, para maiwasan na rin na mapanood ng mga bata. So, si YouTube ay nagre-report din ng child sexual abuse imagery. So, iwasan na lang po natin lahat ng videos na nabanggit ko kasi bawal po yun. So, bawal din po tayong mag-post ng mga maseselang bahagi ng katawan natin, ng breast, ng botox, yung mga puwet, kahit na nakasuot po tayo ng damit or hindi, pinagbabawal po yan basta ang purpose is sexual gratification. So, kung ang purpose mo is ganon, pinagbabawal po talaga ni YouTube yun. So, in short, lahat ng mga pornography, yung mga depicting sexual acts, yung mga genitals or fetishes, na ang purpose ay sexual gratification, bawal po. So, yun lang po. So, ang magiging kaso mo lang naman is, meron kang first warning or first strike kay YouTube. So, with no penalty po yun. Hanggang third strike po tayo. Pag naka-third strike na po tayo, ibig sabihin, termination na po ng YouTube channel natin at kukuhanin po yun ni YouTube. So, mangyayari lang po yan kung meron pong magre-report sa atin. Pero mas maganda, naiwasan na lang po natin, di ba? Diba? So, guys, number 2 na tayo, yung harmful or dangerous content. So, wait lang guys ah. May kape pala ako dito, nakalimutan ko. So, number 2. Balik tayo. Sa number 2 community guidelines, yung harmful or dangerous content. So, ano ba yung mga videos na meron yun? Ito yung mga content that aim to encourage people na mapahamak ang isang tao or illegal activities na nagiging cause ng physical harm or death ng isang tao. So, pinagbabawal po yun. Matinding pinagbabawal yun ng YouTube.
So, meron siyang nine guys na types ng harmful or dangerous content. Simulan natin sa letter A. Yung letter A niya is yung tinatawag na extremely dangerous challenge. Ano po ba yung video na yun? Ayun yung mga malapit na panganib na nagiging cause ng physical injury. Letter B, dangerous or threatening prank. Yung mga prank. Ayan po ay pinagbabawal. Bakit? Kasi ayan po yung nagiging dahilan ng serious emotional distress or pagkabilisa ng isang bata. Ng mga bata. Mostly sa mga bata yan. Pinagbabawal din po yun. Then letter C is yung instruction to kill or harm. Alam ko merong ganyan sa Facebook. Naalala ko, merong ganyan nag-trending si Momo ba yun? Ayun, matinding pinagbabawal din po yun na i-post sa YouTube. So, ayun yung mga activities o video na kung saan nagtuturo kung paano pumatay, manakit, o gumawa ng mga dangerous na bagay. Pinagbabawal din po yun ni YouTube. Letter D, hard drug use or creation. Ayun yung mga videos na gumagamit ng drugs or opioids o yung droga na nakakaapekto sa nervous system natin, pinagbabawal po yun. Yung mga instruction kung paano gumawa ng droga at kung paano gamitin ng droga, pinagbabawal din po yun ni YouTube. So, sa letter E tayo, ito yung mga eating disorders. Bakit ba pinagbabawal din yung mga eating disorders video? Because ito'y nagiging cause din ng sakit. Ang sakit po niya is yung anorexia. Anorexia. Ayun po yung mga nagiging cause din ng pag-stop ng menstruation ng babae at na nagiging cause ng hindi pagbubuntis. So, bawal dito po yung mga eating disorders na video. Yung mga sobra-sobrang pagkain at yung mga pagtuturo ng mga hindi pagkain. Bawal po yun. Letter F, violent events. So, sa violent events, alam nyo naman po yun, ayun yung mga events tulad sa mga school shooting. Yun, bawal yun kasi pwedeng maging cause ng injury ng isang tao or makapahamak ng isang tao. So, letter G, instructional theft. Pagtuturo paano magnakaw. Hindi na kailangan pong i-video or i-post sa YouTube yung mga ganong bagay kasi meron pong nanonood na mga bata. So, mahirap po tayong gumawa ng ganong klaseng content. Yung instructional theft, bawal po yun. Letter H, instructional hacking and phishing. Ano ba yun? Ang dami kong nakikita na video na ganon sa totoo lang. So, ayun yung mga pagtuturo paano manghack ng mga security computer systems or pagnakaw ng mga users' credentials and personal data. Pinagbabawal yun, guys. Iwasan yung magkaroon or gumawa ng video na ganun kasi mostly sa mga napapanood ko may mga ganun nang hahack. So, bawal po yun. Letter I, promoting dangerous remedies or cures. So, ayun po ay yung mga contents which claims ng mga harmful substances treatments para sa health benefits. So, yung mga nagpo-promote ng mga substances na treatments daw para sa mga health benefits, tapos hindi naman pala totoo, bawal po yun. So, nagiging cause din yun ng sakit ng isang tao. So, kasama din po siya doon. So, sa number 2 is, number 2 yung harmful or dangerous content. Included niya po lahat ng nabanggit ko ngayon. So, ang magiging kaso nyo lang naman po is first strike, of course, with no penalty. Second strike, third strike, doon po tayo mateterminate ni YouTube, yung YouTube channel natin. So, hindi na natin magagamit yung YouTube channel natin. So, yun lang naman po. Yung una, nudity and sexuality content. Second, yung harmful or dangerous content. And yung number 3 is yung hateful content. So, sa hateful content, guys, nire-remote po yung content nito, yung promoting violence or
hatred against individuals or groups based sa attributes nito. So, bawal po tayong mag-post ng mga ano, ng mga against base sa mga to. Sa age, sa kabiasnan or case, sa disability, sa ethnicity, ayun yung mga cultural background, gender identity, nationality, race, immigration status, religion, sex or gender, sexual orientation, victims of a major violent event, and veterans status. So, pinagbabawal yun guys ha. Iwasan po natin na magkaroon ng mga hateful content regarding sa mga nabanggit ko. Kasi, pinagbabawal rin po yun ni YouTube. So, ayun po yung pangatlo, yung hateful content. So, dito na tayo sa pang-apat, yung violent or graphic content policies. So, alam mo ba yun? Ayun yung mga inciting others na gumawa ng violence acts against individuals. Ayun yung nag-uudyok na gumawa ka ng masama sa kapwa mo. Yung mga nakikipaglaban or nakikipag-away involving minors, bawal din po yun. Yung mga footage, audio, road accidents, natural disasters, war aftermath, ayun yung pagkatapos ng digmaan, yung terrorist attacks, bawal din yun, yung terrorist attacks, torture, bawal yun. Yung protest or riots, bawal din po yun. Robberies, medical procedures or any scenarios na ang intention ay to shock and disgust viewers. So, ayan, yung violent or graphic content policies. Kung ang intention mo lang naman is makashock or makadistract ng viewers. So, ang same thing naman ang strike yan. Strike 1, no penalty. Hanggang strike 3 tayo. Ayun po yung strike 3 is yung termination ng YTC mo. YouTube channel mo. In meaning. So, number 4 is violent or graphic content policy. So, punta naman tayo sa number 5. Wait lang guys ha. Kape tayo guys. Malamig na yung kape ko. So, yun. Balik tayo sa number 5. Yung number 5 dito is yung harassment and cyberbullying. Naku, napakadaming video na ganito na lumalaganap. Pinagbabawal po ni YouTube yun. Ano ba yung mga videos na yun? Yung revealing someone's personal information, bawal po yun. Yung mga content that makes hurtful and negative personal comments, videos about another person, bawal din po yun. Yung mga hateful mo, yung mga nakakasakit mong pananalita regarding sa isang tao, tas ibibidyo mo pa, pinagbabawal po yun. So, yung mga pambubuli na video or paninira sa ibang tao, ganun din po yun. Or yung pambabanta. Kung halimbawa po na gumawa ka ng video mo na abangon kita, papatayin kita, pag nakita kita, ganyan-ganyan, bawal po yun. Iwasan nyo po magkaroon ng videos na ganun. Pinagbabawal yun. Oh, so, same, ano rin naman, same kaso rin naman. First strike po is, strike, one strike, with no penalty po, hanggang third strike po tayo. Kung may magre-report po regarding dito. Kasi parang may nakita akong video na ganyan eh. Yung YouTube channel niya, nagsisimula sa letter M. Kung hindi niya po nakaka... Pero alam ko, pero natutuwa, nakasubscribe ako sa kanya. Kay Makagago. Yan. Shout out sa iyo, Makagago. Yan. So, yung content niya is mostly parang ano. Yun nga, ano siya sa cyberbullying. Ay, depende siguro sa pananaw niya kung ano yung pananaw niya sa isang tao. Pero masakit siya magsalita doon. Pero alam ko nakakatulong siya, si Makagago, sa mga lahat ng mga na-i-video na niya, mga sikat na YouTuber. Mas lalo pong sumikat dahil po kay Makagago. So, idol ko po si Makagago. Shout out sa'yo. So, yun na nga. Balik tayo doon. Yun po yung number 5, harassment and cyberbullying. Hindi ko po, hindi ko po sinisira si Makagago dito. Pero, malaki po yung naitulong niya sa mga YouTuber na yun.
So, visit nyo po yung channel niya. Nakakatuwa po siya panoorin. So, number 6. Ay, ganun pa rin yung strike, ha? Same lang po. So, number 6 po. Papagod na ako. Number 6 po. Dalawa lang po kami ni Doggy ngayon. Kaya wala akong magawa. Ito na lang po yung ginawa kong content. So, yon. Balik tayo ulit. Sa number 6. Spam, misleading metadata, and scams. So, don't create misleading descriptions. So, yung mga gumagawa ng mga description na hindi naman related sa video nila, yung mga tags, yung mga titles, your thumbnails, or your cover, yung cover photo na tinatawag, in order to increase viewers. Pinagbabawal po yan, guys. Ang dami kong napapanood na ganyan. Hindi po related sa video nila. Iwasan nyo po yan. So, bawal din po yan. Tapos yung content that main purpose is to trick people or dayain yung mga tao na umalis sa YouTube at panoorin yung ibang website. Meron kasing ganyan na nagbibideo tapos sasabihin nila na ganito yung website, bisitahin nyo, ganyan. Bawal po yan, guys. So, iwasan nyo po yon. So, yung mga video spam, bawal din yon. Yung mga, ayun na nga, misleading metadata or thumbnails, cover photo, bawal po yon. Scams, yung mga offering, yung mga nag-offer ng cash gifting dyan. Yung mga fake, pinagbabawal po yan. Yung mga voter suppression, yung mga mislead voters, bawal po yan. Incentivization spam. Ayun yung mga sales engagement metrics para mag-boost ang sub or sub for sub content. Gagawa ka ng video na ganito na ganyan, na mag-boost ang sub mo, magbebenta ka ng mga kung ano-anong metrics, yung mga sub for sub, bawal po yan. Iwasan nyo pong gumawa ng video na ganyan. Tapos yung mga comments spam, yung mga pinagbabawal, yung mga maikling video, yung mga maikling comment, yung mga hindi related sa video na pinanood nyo, bawal po yan. Yung mga repetitive comments, pinagbabawal po yan. Yung mga paulit-ulit na comments na copy-paste nyo lang po, pinagbabawal po yan. Kasi mostly dyan, napupunta po sa likely spam. Iwasan nyo yan, guys, kasi kawawa naman po yung YouTube channel na pinanood nyo. So, note lang po, ah, guys, reminders lang. May mga nakapagsabi kasi, guys, na bawal daw magsabi ng subscribe, like this, hit the bell button, bawal daw po yung kay YouTube. Hindi po. Kung mabibisita nyo po yung community guidelines ni YouTube, may nakalagay po dun na note. You are allowed to encourage viewers to do things such like subscribe, hit the like button, share or leave a comment. Pwedeng-pwede nyo po yung sabihin sa mga viewers nyo. Hindi po yan pinagbabawal. Paalala lang po. So, yung iba kasi natatakot eh. Natatakot na magsabi ng ganyan. Hindi po yan pinagbabawal. Yung mga ano lang, yung mga spam comments, yun po. Yung mga nakikipagsabto sa pinagbabawal po yan. So, number 7, yung treats. So, parang, ayun na nga siya, yung nauna natin sinabi. Ayun yung mga maliciously harass, yung mga harassment, parang harassment na rin siya. Yung mga treated, pangbabanta or pambubuli ng ibang tao. Yun na yun, kasama na yun sa treat. 7 po yun. So, number 8 community guidelines ni YouTube is yung copyright. Yung copyright, yan, madalas, madami nagtatanong niya, ano ba yung mga copyright na yan? Ano ba yung mga uri ng mga copyright na yan? Pero sa ngayon, guys, hindi ko muna siya sasabihin kasi meron po tayong gagawing vlog regarding po sa mga copyright strikes at kung paano nyo po sila mareresolbahan. So, for ngayon, ang copyright na sasabihin ko is ito po yung mga videos na kinapin nyo sa ibang channel na hindi nyo naman pagmamayari, nire-upload nyo lang. Pinagbabawal po yon, of course. Don't upload videos you didn't make. You will not make it. Ano, tama ba? Basta yun na yon. Basta hindi sa'yo. Huwag nyo pong ipopost, huwag nyo pong i-re-upload. Pinagbabawal po yan. Kailangan meron tayong originality.
Yun po yung sa copyright. Number 8 po yun. So, punta naman tayo sa number 9. Wait lang guys ha. So, sa number 9 naman tayo guys, ito yung privacy. Privacy, of course, kailangan natin ng privacy, hindi lang sa personal o sa araw-araw natin pamumuhay. Kailangan din natin ng privacy kay YouTube, sa channel na meron tayo. So, sa privacy, if someone has posted your personal info or uploaded a video of you without your consent, pwede nyo po silang i-report or you can request removal. Pwede nyo i-report or mag-request kayo ng removal of content based sa procedure ng privacy guidelines ni YouTube. So, makikita nyo po yon sa community guidelines kung paano po yung privacy guidelines regarding that. So, yun nga po yung number 9 na privacy. So, number 10 na tayo, guys. Sa number 10, guys, ito yung impersonation. So, may dalawang klaseng uri ng impersonation. Ito yung channel impersonation and yung personal impersonation. Ano ba yung mga video na merong ganon? Punta tayo sa channel impersonation. Yung channel impersonation, ito yung mga channel copies another channel profile background. Yun, yung halos kaparehas na, yung profile. Pinagbabawal po yun. Lalo na kapag once na sikat ang YouTuber or yung mga, alam ko, yung mga news, yung mga ABS event, 20, yung mga 24 oras, huwag nyong gagayahin guys yung profile background nila or kahit kung sino man yung mga license na ano. Matinding pinagbabawal po ni YouTube yun. Tapos, yung sa personal impersonation naman guys, ito yung content na ang intention mo is intended to look like someone else. Na kunyari, halimbawa ako, nagpost ako, gusto kong, ang intention ko is makakuha ako ng viewers. Ginaya ko yung ganito. Ginaya ko yung, what do you call this? Ginaya ko yung isang vlogger na kunyari ako siya. Bawal po yun guys ha. Kailangan meron tayong originality. Huwag po tayong manggagaya. Pinagbabawal po yan. Yung mga same name. Mga sikat. Kunyari, excuses lang sa mga mababanggit ko. Kunyari, ang sinabi is Kong TV. Ayan, mga sikat. Si Kong TV, si Jamil. Tapos si... Sino pa ba? Nakalimutan ko na yung iba. Basta yon. Same name, tapos same pa ng profile. Akala nila is... ikaw talaga yung vlogger na yun. Bawal yun, guys. Tapos... lalagyan mo lang ng letter C, letter O, mga dinadagdagan mo na ng konti, bawal yon. So, yung ano din, bawal din po yung using someone else real name, username, image or other personal info to trick people na para madaya mo yung tao. Bawal yon. So, pwede ka, meron din ditong incident yung mga sumasali sa mga fan club, sa mga fan account. Tapos, ang gagawin is, magre-re-uploading lang yung videos na meron doon. O, re-re-upload lang yung content ng tao na yon. Or ng account na yon, bawal po yun, guys. Iwasan nyo po yun, guys, please lang. Kasi pag na-detect po kayo ni YouTube or merong mag-report sa inyo, kawawa po yung mga pinaghirapan nyo sa inyong YouTube channel. So, ayun po, ang strike lang naman po dito ay same lang naman din po. Strike 1, so with no penalty po yun. Then, hanggang strike 3 po tayo. Strike 3, yun na po yung termination or ban ng YouTube channel mo kay YouTube. So, ayun na, number 10 yun, yung impersonation. Number 11, child safety. Ito yung mga bawal sa mga bata. Siguro, starting ng number 1 hanggang number 10. Yun po yung papasok yung child safety. Lahat po yun pinagbabawal. Kaya po pinagbabawal yung number 1 rules hanggang 10 is para din po sa mga bata. Para maiwasan nila yung panonood ng mga ganun, guys.
Tapos number 12. Number 12, ayun yung mga, ato, may additional policies pa pala si, ano, si YouTube. Ayun yung mga vulgar language. Ano ba yung mga vulgar language? Ayun yung mga garapal magsalita or garapal magmura, garapal magsabi ng mga bad words, pinagbabawal po yan. Kasi makikita din po yan ng mga bata at pwede nilang gayahin. So, yung mga inactive accounts, yung 6 months nang hindi nag-o-open ng YouTube channel nila, even like, comments, or view, wala. So, kapag ganun po, reclaim po yun ni YouTube or babawiin without notice. So, guys, yun lang naman yung 12. I-remind ko lang kayo sa 12 na sinabi ko. Ang number 1 po is yung nudity or sexual content. Number 2, yung harmful or dangerous content. Number 3, hateful content. Number 4, violent or graphic content policies. Number 5, harassment and cyberbullying. Number 6, spam, misleading metadata, and scams. Number 7, threats. Number 8, threats. Number 8, copyright. Number 9, privacy. Number 10, impersonation. Number 11, child safety. And number 10, ayun yung additional policies. So guys, sana doggy natulungan natin sila. Yun lamang guys, sana mai-adapt nyo po yung mga sinabi ko. Sa puso nyo po yan. Iwasan nyo po yung mga ganyang videos kasi pagdating ng monetization, is dun po kayo babawian ni YouTube. So hanggat maaga pa, at least alam nyo na kung ano yung mga dapat ninyong gawin at yung mga hindi dapat. So guys, mag-grow pa yung mga channel nyo at magkaroon tayo ng originality sa mga videos natin. Yun lang naman yung maitutulong kayo. Huwag kayong masyadong magmadali. Kasi kakamadali nyo, lalo kayong babagsak. So, yun lang naman guys. Abangan nyo po pala yung YouTube, yung video ko about copyrights. Yan lang naman guys. Bye! Thank you sa pakikinig!